Humingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay personal na makamanumbalik sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin, purihin po natin ang ating Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God, sinadinadakila ka namin sa buhay namin ito, O Hallelujah. We worship you, Jesus, arakanda rakaba rababakaya darabasya. Hadikinda rababakanda rakaba rababakanda rakaya darabayanda kanda rababa. Hallelujah, O Holy Spirit, we need you in this place, O God. Hallelujah, we need you in our hearts. Patawarin mo kami, Lord, linisin mo kami. Ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay gawin mong marapat sa indakilang harapan, O God. Aming Ama, Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na kinikilala, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magagawa mo ang lahat ng bagay. Purihin ka aming Ama, purihin ka sa kagandahan ng umaga, purihin ka sa iyong mga pagpapala, purihin ka sa iyong kabutihan. Oh, we worship you, Lord. We praise your wonderful name, Lord Jesus. Purihin ka aming Ama. Dakila ka sa lahat ng panahon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. We bless your name, Lord. We magnify your holy name. We bless your wonderful name, Lord Jesus. You are welcome in this place, Lord. We honor you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, luwalhatiin ka, O God. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sa iyong katapatan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli, kami po ay narinito, Panginoon. Kami po ay nais na sumambat magpuri sa iyo sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Panginoon. Lord, samahan mo kami. Samahan mo kami sa online service na ito. Samahan mo kami sa online na pananambahan, Panginoon. Samahan mo kami sa online na pakikinig ng iyong mga salita, O God. Pagpalain mo ang lahat ng ito sa puso, sa buhay, sa kaisipan ng bawat isa po sa amin, O God. Aming Ama, Hallelujah, patuloy niyo pong abutin ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Dalangin po namin ang pag-ibig mo, ang mangingibabaw sa aming mga puso. Punuin mo kami ng pagpapala, Lord. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan, O God. Alam ko po na marami ang pinagdadaanan ng mga anak mo nitong mga linggong nagdaan sa buhay namin, O God. Lord, let the refreshment of your Holy Spirit be upon us, Lord. Punuin mo kami, Panginoon. Punuin mo kami, Lord. Hallelujah, Lord. Satisfies the emptiness of our hearts, O God. Yung gutom namin, tugunin mo, Panginoon. Yung uhaw namin, Hallelujah, Lord. Hallelujah, tugunin mo din po, aming Ama. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, O God. Lord, patuloy mo pagpalain ang mga sandaling ito, O God. Ang bawat isa na nakikiisa sa online service na ito, Panginoon. Lord, hindi maiksi ang iyong mga kamay. Hindi maiksi ang iyong mga kamay, O God. Nagagawa mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Patuloy kang magpagaling sa mga merong hindi maganda ang nararamdaman sa mga oras na ito, Lord. Ang kapayapaan mo, Lord, inner strength, inner fire, inner joy, inner peace, inner love, Lord. Hallelujah, Lord. Inner encounter, Panginoon, sa iyo, sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, O God. Patuloy mong pagpalain ang mga sandaling ito, Panginoon, Ama. Maging yung mga salita mo, buong puso namin itong itinitiwala sa iyo. Kasihan niyo po ako, samahan niyo po ako, Lord. Wala po akong ibang sasabihin, kundi ang mga ipasasabi mo para sa mga anak mo. In Jesus' name, O God, patuloy mong pagpalain, Lord. Hallelujah, Lord, ang bawat tengang nakikinig, ang bawat pusong tumanggap ay pagpalain mo. Ang bawat isipan, Panginoon, na hindi naliligaw ay pagpalain mo po, Panginoon. Lord, isahin mo kami sa mga oras na ito. Isahin mo kami sa iyong dakilang pagmamahal. Isahin mo kami sa isang pananampalataya na nanggagaling sa iyo. Isahin mo kami sa isang kalapitan na nanggagaling sa iyo. In Jesus' name, O God. Maraming pong salamat sa iyo, aming Ama. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng ito'y buong puso naming itinitiwala sa iyo, Lord. Send your holy angels to us, O God. Padalhan mo kami ng libo-libo mong mga anghel, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hindi makapanaig ang anumang sumpa, pandaraya, pandidilang, kasinungalingan, kawalang hiyaan ng kaaway, Panginoon, at kahit ang kanyang distraction, Lord, hindi makapanaig. In Jesus' name, O God, aming idinadalangin sa iyo, aming Ama. Hallelujah, Hallelujah, Lord, na yun pong mga salita mo lamang. Yun lamang pong presensya mo ang mararanasan namin. Yun lamang pong pag-ibig at kapangyarihan mo, Panginoon,
ang patuloy po na madarama ng aming mga puso. Hallelujah. Maraming marami pong salamat sa iyo, aming Ama. Hallelujah, Lord. Purihin ka, aming Ama. Balutan mo ng iyong banal na dugo ang bawat mga anak mo, O God. Purihin ka, Lord. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan. Ang lahat ng ito ay sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Naghihintay ng pangungusap.
tunay na napakadakila mo, Panginoon. Tunay na wala kang katulad. Tunay na hindi ka nagbabago sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, sa kalakasan, Lord God, na patuloy na pinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, Lord God, na narito kami, Panginoon, para papurihan ka, Lord God, para pasalamatan ka, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw pong manguna sa amin, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, Lord God. Patuloy na ikaw pong maitaas. Patuloy na ikaw pong mapapurihan, Lord God. Wala kami kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Walang-wala po kaming magagawa, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ang kabutihan mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Lord God, ang patuloy na dumali, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Paranas mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy, Lord God, kung gaano kami nauuhaw sa iyo, Panginoon. Punuin mo kami, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord God, sa gawain ito, Lord God. Alam po namin, Lord God, na may katagumpayan, Lord God. Patuloy, Lord God, na may plano ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Ikaw pong patuloy na manguna, Lord God. Ikaw manguna sa daan na aming dadaanan sa mundong ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw po ang mag-iilaw namin, Lord God, na sa daraanan namin, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Tunay na wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat. Ikaw pong manguna, Lord God, sa gawain ito, Lord God, sa mga tutugtog, Panginoon, sa mag-aawitan, Lord God. Patuloy na maranasan namin kung gano'ng kabuti, Lord God. Patuloy na ang kabutihan mo, Lord God, ay dumali, Panginoon, kay Pastora, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ang mga salita mo, Panginoon, ay tumatak sa aming mga puso, Panginoon, mamuhay sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad, Lord God, sa iyo po ang kapurihan, Panginoon. Ito pong aming samad na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy na, kung gusto po nating sumayaw, sumayaw po tayo. Kung gusto po nating tumalon, tumalon po tayo. Huwag po nating pigilan yung puso natin na papurihan ng ating Panginoon ngayong umaga. Amen. Thank you.
Hayaan na hindi natin maranasan kung gaano kabuti yung Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ikaw at ang Panginoon ngayong umaga. Itatanghal sa buhay ko'y nanginginig ka, O Diyos.
Thank you.
magbabago ang iyong kahabagan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa mga buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, marami pong salamat sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We praise your wonderful name, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Ikaw na Diyos na walang kapantay. Ikaw na Diyos na walang katulad. Ikaw na Diyos na laging nariyan para sa amin. Ikaw na Diyos na gumagawa ng himala sa buhay namin. At hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng himala, O God. Ikaw na Diyos, Panginoon, na nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ikaw na Diyos na nagbigay ng kapayapaan. Ikaw na Diyos na nagbigay ng lakas. Ikaw na Diyos na nagbigay ng pananampalataya. Ikaw na Diyos na umibig sa amin ng tapat at totoo. Purihin ka aming Ama. Purihin ka sa kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Alam naming narito ka sa aming kalagitnaan, Lord. Alam naming narito ka, Panginoon, Lord. Abutin mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka aming Ama, dakilain ka, luwalhatiin ka, O God. Maraming pong salamat sa iyo, Lord. Maraming pong salamat sa iyo. Alam namin na ang bawat mga anak mo sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy mong kinatagpo, O God. Ikaw ang makapagministeryo sa puso ng bawat isa sa amin, O God. Maraming pong salamat sa iyo, Lord. Purihin ka aming Ama sa aming pananambahang ito, Panginoon. Ito po ay buong puso naming inihahandog sa iyo, Lord. Alisin mong lahat ng uri ng hadlang ng kaaway sa kaisipan, sa damdamin, sa puso, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga paningin, sa aming mga pandinig, O God. Yun pong mga hadlang ng kaaway sa aming mga attention, Panginoon. Lord, alisin mo, talian mo. Hallelujah, in Jesus' name, O God, doon siya sa Hades, sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus. Maraming pong salamat sa iyo, aming Ama. Salamat po, Lord. Patuloy mong pagpalain ang mga salita mo sa aming kalagitnaan, O God. Let the double portion of your anointing be upon your servant, Lord. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah, O God. Patuloy po na parangalan mo ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan, Lord. Patuloy po yung apoy, Lord. Yung apoy, Lord. Yung inner strength, Lord. Yung inner fire, O God, na nanggagaling sa iyo, igawad niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat salita na bibitiwan ng aking mga labi, Lord. Hallelujah, muli. At patuloy kong sasabihin sa iyo, wala akong ibang sasabihin, hallelujah, Lord, na nanggagaling sa akin, kundi galing lahat sa iyo, Panginoon. Lahat ng sasabihin ko sa umagang ito, lahat ng bibitiwan ng aking mga labi, Lord, na salita, lahat ng iyon ay galing sa iyo, O God. Lord, gawin mo po akong vessel ng iyong mga salita. Ilagay mo ako sa iyong mga paanan, Lord. Ilagay mo ako sa iyong likuran, O God. And let the glory of your holy name be upon us, Lord. Hallelujah. Lord, let the glory of your holy name be on high, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Maraming pong salamat sa iyo. Continue to cover us with your precious blood, Lord. Lahat ng istorbo, lahat ng pang-aapi, lahat ng pandaraya, lahat po ng, hallelujah, Lord, lahat po ng interruption ng kaaway, Lord, dalhin mo siya sa Hades, Lord, in Jesus' name. Lahat ng uri ng Espiritu, Panginoon, na hindi galing sa iyo, Lord, dalhin mo sila sa Hades, in Jesus' name, O God. Harakabaraba siya, kandarakabaraba. Hallelujah, Lord, kinakalaga namin, Panginoon, ang Espiritu ng kaamuan, ang Espiritu ng pag-ibig mo, ang Espiritu ng pananampalataya mo, ang Espiritu, Panginoon, hallelujah, ng apoy na nanggagaling sa iyo, ang Espiritu, Panginoon, ng pananampalataya, Lord, at pagtitiwala sa iyo. Patuloy po na kinakalaga namin sa mga oras na ito. Ama, salamat po sa iyo. Purihin ka sa iyong kadakilaan. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Po, mga kapatid, tayo po ay tumayo at atin pong basahin ang salita ni Lord sa mga oras na ito. Buksan po natin yung ating mga Bible sa aklat po ng Unang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 9. Andiyan na po sila. Ulitin ko po, Unang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 9. Sabi po dito, kaya yun pong nasa mga tahanan, tumayo po kayo at basahin po natin yung salita ni Lord. Kung ikaw po ay may ginagawa,
iukol mo muna ang iyong atensyon sa pakikinig ng salita ni Lord at sa kanya lang po ng iyong ating mga gagawin. Mga kapatid, sabi po ng Bible, igalang natin si Lord habang tayo po ay nabubuhay. Hallelujah. Sabi po dito sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 3 to 9. Sabi po dito sa kanyang mga salita, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng kanyang habag, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Sabi po ng 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit inibig na ninyo. Inibig na ninyo siya. Inibig, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita sapagkat inani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Purihin ka Panginoon sa iyong mga salita. Sige po, let's bow down our head and let us pray. Pakipray niyo po ako mga kapatid. Hallelujah. Kayo po na naandyan sa inyong mga tahanan, pakipray niyo po ako. Pakipray niyo po ako. Na ang lahat po ng sasabihin ko, ang lahat po ng babanggitin ng aking mga labi na salita ay galing sa Diyos. Sige po, pray for the anointing. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We praise your wonderful name, Lord. We praise your holy name, Lord. We magnify your holy name, O God. We bless your wonderful name, Lord. Napakabuti mo. Ikaw na Diyos na tapat. Ikaw na Diyos na totoo. Ikaw na Diyos na walang kapantay. Ikaw na Diyos na walang katulad. Ikaw na Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Hallelujah. O hadakara babasya kandiyabana rakara babakaya darabasya. Hadikira babakanda rakabara kaya darabasya. Rabayanda kandarakaba. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We praise your wonderful name, Lord. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, Lord. Purihin ka. Purihin ka, Diyos na dakila. Purihin ka, Diyos na walang kapantay. Purihin ka, Diyos na mapagmahal. Purihin ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Diyos na hindi nagbabago. Purihin ka, Diyos na gumagawa ng himala sa buhay namin. Purihin ka, Diyos ng panibagong buhay. Diyos ng panibagong pag-asa. Diyos ng panibagong kalakasan, purihin ka Panginoon, dakila ka sa lahat ng panahon, O God. Hallelujah. O harakaba rababa syakanda rakaba. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat nilaanan mo kami ng isang kayamanang hindi kukupas, hindi nasisira, hindi naluluma kailanman at iyo'y ito'y inilaan mo para sa amin, Panginoon, aming Ama. Yaman na ito po ang katotohanan ng iyong mga salita. Payagan mo na ang bawat isa
isa sa amin na nakikinig at nakikiisa, hallelujah, sa online service na ito, Panginoon Lord. Maunawaan, Lord, maunawaan, maintindihan, O God, hallelujah, Lord, ang kayamanang inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ito po ay gawin mo po, Panginoon. Gawin mo po ito, Panginoon, na paraan, O Diyos, upang ang mga anak mo ay patuloy na makalalapit sa iyo, Panginoon. Upang ang mga anak mo, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa iyo. Upang ang mga anak mo, O Diyos, ay patuloy po, hallelujah, Lord, na mapalapit sa iyo. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, O God, aming Ama, hindi ko alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, na makatutugon sa mga pangangailangan naming mga anak mo. Higit sa lahat, ikaw ang Diyos na makagagawa ng hindi namin kayang gawin. Naaabot mo ang hindi namin kayang abutin. Nakikita mo ang mga bagay na hindi namin nakikita, O God. Lord, sa mga oras na ito, patuloy po na ihayag mo ang iyong kadakilaan, Lord, sa bawat isa sa amin, sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, O God. Aming Ama, maraming marami pong salamat sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang mga salita mo. Pagpalain mo, Panginoon, sa bawat puso ng makanakaririnig, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang paggalang, Lord, ang respeto, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon, ang pagtanggap, O Diyos, ang pakikinig, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga salita. Igawad mo sa aming kalagitnaan, O God. Ngayon pong may ginagawa sa mga oras na ito, siya ay uupo at pakikinggan ang mga sasabihin mo para sa kanya. Siya ay uupo, Panginoon, at tanggapin ang iyong mga salita, O God. Siya ay uupo, Panginoon, at ikaw ay patutuloyin sa kanyang puso. Siya ay uupo, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord, at ang iyong mga salita, Panginoon, ang magiging buhay ng kanyang buhay. Sa pangalan mo po, aming Panginoon Jesus, O God. Ama, maraming marami pong salamat sa iyo. Let the double portion of your anointing be upon your servant, Lord. Anoy, buong puso naming itinitiwala sa iyo ang mga sandaling ito. Ilagay mo po ako sa iyong mga paanan, Lord. Thank you for this wonderful privilege, O God, na maibahagi ko, maishare ko, Panginoon, maipangaral ko ang iyong mga salita, Lord. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord. Wala akong muli ko pong uulitin. Wala akong sasabihin na hindi galing sa iyo, Lord. Wala akong idideklara na hindi galing sa iyo, O God. Lahat ng bibitiwan kong salita galing sa iyo, Lord. Salamat po sa iyo, aming Ama. Purihin ang iyong kadakilaan. In Jesus' name, amen. Kapatid, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos. Buhay pa ba tayo? Lahat po na nabuhay. Magsabi nga ng amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat po talaga kay Lord kasi binuhay pa po niya tayo. Ang kagandahan po yan ay patuloy nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Yun po yung napakalaking himala sa buhay natin. Yung kagandahan ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam nyo ba? Dito po sa aklat ng, di ba po, kung sino po ang nakakatanda po nung atin pong, yung series na atin pong pinag, yung atin pong mga pinag-aaralan nung mga nagdaang mga linggo. Mga kapatid, iyon po, ito po, 'di ba? Noong Sunday, ang kapangyarihan po ng ating kaligtasan. Ngayon, dahil makapangyarihan po yung ating kaligtasan, isinilang tayo sa walang hangga o walang kamatayang salita ng Diyos. Doon po niya tayo ginawa. Ngayon, ang gagawin po, atin pong pag-uusapan, mga kapatid, ay yung kayamanang walang kapintasan na kalaan sa inyo, sa atin, doon sa langit. Wow! Excited ba kayo doon? Yung kayamanang walang kapintasan. Yung kayamanang hindi kukupas. Yung kayamanang hindi nawawala. Yung kayamanang palaging kumikinang. Yung kayamanan, mga kapatid, na hindi naluluma. Yung kayamanan, mga kapatid, na sabi ng Bible, nakalaan sa atin doon sa langit. Hindi po sa mundong ito. Nakalaan doon po sa langit. Alam nyo po, itong si Pedro po, mga kapatid,
Nung isinulat niya po ito, siya na po yung Pedro. Nung isinulat po niya yung 1 at saka 2 Peter, siya po ay binago na ni Lord. Siya po ay nangaral na dito sa Acts noong kanya pong isinulat ito, mga kapatid. Tingnan niyo po, yung mama na napaka-arrogante, yung mama na sabi niya, Lord, walang mangyayari sa iyo over my dead body. Sabi niya, marami po siyang sinabi. At ilang tilaok ng manok yung ating narinig doon po sa mga gospel. 3 tilaok ng manok, mga kapatid. Bakit? Kasi dininay po niya si Jesus. Ngayon, nung dininay po niya si Jesus, intentional po ba na dininay niya si Jesus? Hindi po intentional, mga kapatid. Dininay lang po niya si Jesus dahil gusto po niyang makaligtas. Dahil nandoon po yung threat doon mga time na yon. Mga kapatid, siya po na nag-deny kay Jesus, siya po na sabi niya na siya po na yun pong kanyang eagerness, mga kapatid, na madali po siyang magsalita. Tingnan niyo po kung nung na-encounter po niya si Jesus, nabago po siya ni Jesus, talagang nabago po ang kanyang buhay. Alam niyo ba na doon sa Acts, nung nakulong po siya ay ipinanalangin po siya ng mga kapatiran, mga kapatid. At habang nananalangin itong mga kapatiran ay nakawala po si Pablo na nakalag po yung nasira po yung kulungan. Dinala po siya talaga ng anghel, mga kapatid. Dinala po siya ng anghel sa labas. At nung nadala na po siya sa labas, doon lang po niya nalaman na nakalaya na pala siya. Bakit po? Kasi po, hindi niya akalain na doon sa kulungan na matindi pong pagkakulong sa kanya, pinalaya po siya ni Lord. Nagpadala po siya, nagpadala ng anghel si Lord para po palayain si Pedro. Bakit po? Kasi ipinapanalangin po ng mga kapatiran, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, itong kayamanang walang kapintasan, nakalaan sa inyo doon sa langit. Ito po yung sinabi ng kanyang mga salita. Excited na ba tayo? Kasi sabi po dito, nakalaan sa inyo doon sa langit. Nakalaan sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya pakisabi dyan sa katabi natin, huwag kang gaanong magpapakahirap sa mundong ito. Mayaman, galing sa mayaman tayo doon sa langit. Excited na po ba tayo na atin pong makamtan yung yaman na yon, mga kapatid? Kasi po yung yaman na to, ito po yung inilalaan ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ito po yung nakalaan sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Ito po yung nakalaan sa mga anak ng Diyos na nagpapatuloy. Sige po, malalaman po natin, mga kapatid. Sabi po ng verse 3, Hallelujah. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan natin siyang purihin? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Yung unang puntos po, mga kapatid, yung kayamanang walang kapintasan na nakalaan sa atin, ano po ang ating mga gagawin? Una, ang atin pong gagawin ay dahil isinilang po tayo sa panibagong buhay. Ano ba yung panibagong buhay na yon? Alam nyo ba na minsan yung panibagong buhay na yon hindi nauunawaan ng marami? Ang gusto process lang, ay ang gusto progress, pero ang process ni Lord nakakaligtaan. Church, may process po si Lord at hindi madali ang process ni Lord. Pakisabi dyan sa katabi mo. Tatanggapin kong process ni Lord. Tatanggapin po ba natin ang process ni Lord? Kasi po, hindi po madali, mga kapatid. Bakit? Kung paano niya po sinabi doon sa Hallelujah dito, sinabi po niya dito na purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Habang dinadaanan natin ang process, mga kapatid, pwede po ba purihin natin si Lord? Lord, purihin ka. May pagsubok ako ngayon. Alam niyo po, meron pong isang pastor na co-pastor ko po sa area to. Alam niyo ba na pag dumating po ang pagsubok, tuwang-tuwa po siya? Ba, bihira po yan, mga kapatid.
Kasi marami pong Kristiyano, pag dinaanan ng pagsubok, ay ano, tawag nito na natuturete. Pag dinaanan ng pagsubok, ay nahihirapan. Pag dinaanan ng pasubok, para na siyang sinasakluban ng langit at saka ng lupa. Pero mga kapatid, sabi po dito, purihin natin ang Diyos. Alam niyo po ba na pag siya po ay dumadaan po siya sa pagsubok, sabi niya, salamat pastor, pastora. Kasi may pagsubok ako, tiyak may blessing ang darating. Dapat ganun po. Pag meron tayong pagsubok, may blessing na kasunod, mga kapatid. Alam niyo po, ililigtas at ililigtas tayo ni Lord sa mga bagay na atin pong pinagdadaanan sa mundong ito. Bakit, mga kapatid? Kailangan lamang po natin ay purihin natin ang Diyos. Alam niyo ba? Si Jose, anong pagsubok ang dinaanan niya? Grabe, mga kapatid. Nagalit sa kanyang tatay niya. Bakit po? Kasi ang sabi niya, pati ang buwan at ang bituin ay lumuhod sa kanya, nakita niya. Ang sabi ng tatay niya, ibig mo sabihin, ako at ang mga kapatid mo luluhod sa'yo. O tingnan niyo po, hindi niya naunawaan, mga kapatid. Pero itong si Jose sa kabila, sa gitna ng kanyang pagka-inosente, mga kapatid. Hindi po siya nagreklamo kay Lord. Ito po ang kagandahan sa kanya kasi maganda po ang kanyang puso, mabuti po ang kanyang puso na humaharap po sa mga pagsubok. Dapat tayo din po, mabuti din po ang ating puso pagdating o pagharap sa mga pagsubok. Bakit? Kasi ang mabuting puso nagpupuri sa Diyos sa kabila po ng mga pagsubok. Sa kabila po ng mga pagsubok, nagpapasalamat kay Lord. Kung halimbawa, walang laman yung bulsa mo o wala nang laman yung wallet mo, pasalamatan mo si Lord. Alam ko, hindi mauubusan ng 25 yan eh. O hindi mauubusan ng piso yan. Pasalamatan mo si Lord. Bakit po, mga kapatid, ang malaking pagsubok o ang pagsubok na pinagdadaanan natin sa mundong ito, nagbibigay po yan ng malaking daan ng oportunidad ng pagpapala. Daan po yan ng malaking oportunidad ng pagpapala. Pwede ba makarinig ng amen dyan? Hallelujah. Bakit po, mga kapatid? Kasi po, tayo po ay nabuhay, namuhay sa piling ni Lord sa gitna ng pagsubok. Ano pa bang sabi dito? Yung pagsubok po natin, alam nyo po ba na kung dinadaanan po o dumadaan po tayo sa mga pagsubok, dumadaan po tayo sa mga kagipitan, dumadaan po tayo sa mga kahirapan at pinupuri natin ang Diyos, mga kapatid. Nagbibigay po yan ng malaking pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pastora, ano yung malaking pag-asa? Alam nyo po kung paano yung malaking pag-asa na sinasabi ng Bible na kakamtan natin yung kayamanang walang kapintasan church sa mundong ito. Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi tayo iniiwan ni Lord. Sinasamahan tayo ni Lord. Alam nyo ba na yung bansang Israel, noong dinala po sila ng Diyos sa Kanaan, hindi po nawawala ang pagsama ni Lord. Noong patawid na po sila sa Red Sea, anong ginawa ng Lord sa kanila? Anong sinabi ni ng mga tao, itong mga tao na to na iniligtas ni Moises, na inilabas ni Moises sa Egypt, hindi po lahat sila mga kapatid, buo ang tiwala kay Lord. Kasi sa dami po nila, mga kapatid, pero yung nagtitiwala kay Lord, mga kapatid, pinagpala po ni Lord. Alam nyo po, ito pong mga taong ito, ang sabi nila, Moises, anong gagawin namin? Wala na bang paglibingan sa Ehipto? Kasi nakikita nila yung Red Sea. Hindi natin alam kung gaano kaalon ang Red Sea nung mga time na yon. Tapos pag lumingon siya la dito sa kabila, naandi dito po yung mga hukbo ng Egypt, yung Egyptian army, mga kapatid. Anong iniisip nila? Alam nyo po, ilan ang pagsubok mo ngayon? Kaliwa kanan ba? Likod at sa kaharap? Ito pong mga taong ito, mga kapatid. Anong ginawa ng Lord sa kanila? Dinala po sila, binigyan sila ng daan ni Jesus. Wow. Jesus is the only way for our problems. Jesus is the only way to heaven. Hindi lang heaven, mga kapatid. Ano mang gusot, ano mang problema, ano mang mga bagay na pinagdadaanan mo, sakit, karamdaman, ano man yan. Jesus is the only way.
ang gagawin mo lang sa gitna ng pagsubok, pasalamatan mo si Lord. Sa gitna ng pagsubok, purihin mo si Lord. Alam niyo po, minsan, iniisip ko, paano kaya yung mga cancer patient? Nagpapasalamat kaya sila kay Lord sa gitna ng kanilang pinagdadaanan? Kaya kung may sakit ka at may naramdaman ka ngayon, pasalamatan mo si Lord. Alam ni Lord na i-deliver ka niya dyan sa sakit na yan. Hindi yan matatagal sa'yo. Hindi yan mananatili sa'yo. Bakit? Kasi ang pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid, nagpapatanggal ng lahat ng stress. Yan. Nagpapatanggal ng lahat ng bigat na nararamdaman natin. Anong gagawin natin? Purihin at pasasalamatan natin si Lord sa gitna ng pagsubok. Bakit? Isinilang po niya tayo sa panibagong buhay. Panibagong buhay na puno ng pag-asa. Panibagong buhay na tiyak na dadalhin tayo ni Lord doon sa kaalwan na nais niya para sa atin. Alam niyo ba na yun pong mga pagsubok natin ay stepping stone lang po yan? Hahakbangan mo lang. Alam niyo po, naalala ko po noon na nananaginip po ako. Lagi po ako nananaginip, mga kapatid. Nanaginip po ako ng tulay na sira. Sabi ko, paano ako makadadaan sa tulay na sira? Alam niyo ba, na habang hinahakbang ko yung mga paa ko, naaayos po yung tulay. Yun po yung panaginip ko habang hinahakbangan ko yung, habang inihahakbang ko unti-unti yung mga paa ko, akala ko hindi na po ako makakatawid kasi sira na po yung tulay. Habang hinahakbang ko yung paa ko, naaayos yung tulay, nakakadaan ako. Nakakadaan po kami, mga kapatid. Ito pa, ito matindi. Kasi, nanaginip naman ako, nakita ko po yung tubig na malabo. Pagtitingnan mo doon sa malayo, ang labo talaga. Hindi mo makita yung bato. Pero alam nyo po, nung hinakbang ko po yung paa ko, nakita ko po yung bato na hahakbangan ko. May tubig, oo. Pero nakikita yung bato, mga kapatid. Huwag mong tingnan ang problema. Huwag mong tingnan yung sakit mo. Huwag mong tingnan yung nararamdaman mo. Huwag mong tingnan yung pangangailangan mo. Dahil malaki si Lord. Higit na malaki si Lord kaysa sa ating mga pangangailangan. Higit na malaki si Lord na magpapagaling sa akin at sa iyo kaysa sa mga sakit na nararamdaman at nararanasan natin. Alam niyo po ba, mga kapatid? The world is getting worser. Anong mangyayari kung halimbawa girahin ng China ang Pilipinas? Hindi natin alam. Alam nyo ba na ang tensyon ng West Philippine Sea ay patuloy na umaalab? Ang Bible nagsasabi, mga kapatid, magkakasalot, may gera, may gutom. Pero anong sinabi, anong pangako ni Lord doon sa mga bagay na yon? Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Magpuri ka pa rin kay Lord kahit may problema ka. Magpuri at magpasalamat ka pa rin kay Lord kahit may pagsubok ka, kahit may sakit ka, kahit may karamdaman ka sa mga pagpupuri sa Panginoon. Tumalon ka. Sa mga pagpupuri ka sa Panginoon, stretch mo yung mga kamay mo. Bakit po? Kasi itong maganda. Isinilang tayo sa panibagong buhay. Isinilang tayo, sabi ng Bible. Sabi dito, isinilang tayo sa panibagong buhay. Yun panibagong buhay na yun, mga kapatid. Yun ang magdadala sa atin ng pag-asa patungo kay Lord. Wow. Nandyan pa ba kayo? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang bumitiw sa Panginoon. Huwag kang bumitiw kay Lord kasi may pag-asa tayo. Pagka bumitiw ka, ewan ko na lang kung nasaan na yung pag-asa. Alalahanin po natin, mga kapatid. Tatlo lang po yan. Sinabi ni Lord doon sa chapter 13 ng Unang Korinto. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yun lang pong tatlong yan. Sa mga anak ni Lord, yung tatlong yan lang po, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mabuhay sa panibagong buhay na wala kang pananampalataya. Kasi bakit po? Yung pananampalataya natin, yun ang magbabago sa ating mga buhay.
Habang nananampalataya kay Lord, binabago ka ni Lord. At habang binabago ka ni Lord, inaasahan natin si Lord. At habang inaasahan natin si Lord, wow, ito maganda. Kasi buo, buong buo yung pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin. Pakisabi dyan sa katabi mo, huwag kang bumitiw kay Lord. Magpatuloy ka kay Lord. Merong magandang kinabukasan, mga kapatid. Iaahon ka ni Lord dyan sa kalagayan mo na yan. Aalisin ka ni Lord dyan sa kinalagayan mo na yan. Kung may sakit ka, magpasalamat ka kay Lord. Magpray ka kay Lord. Pwede ba alam niyo po, naalala ko si Ace. Nung baby pa yan, ewan ko lang kung ngayon ginagawa pa ba niya yun. Kasi nung baby pa yun, nakaintindi siya pag pinagpipray ko siya, sabi ko, may palayasin mo yung sakit, palayasin mo yung sakit. Anong ginawa ng bata? Sabi niya, Jesus, ewan ko lang kung ginagawa pa ba niya yan ngayon. Dapat ginagawa rin niya yan kay papa niya. Amen? Bakit po mga kapatid? Kasi hindi po tayo dapat tirahan ng sakit. Kung dumating man yan, palayasin mo yan agad. Ang dami pong kasi nagsasabi Kristiyano, wala na akong pag-asa, ito na ako. No! Binigyan ka ni Lord ng panibagong pag-asa dahil isinilang ka niya sa panibagong buhay. Meron kang panibagong lakas, kunin mo lang. Alam niyo ba? Araw-araw kaya yan, pinadadala ni Lord. Panibagong lakas, araw-araw yan eh. Kasi pinasikat kaya niya yung araw palagi. O siyempre, may bagong pag-asa ka dyan, may bagong biyaya ka. Kinuha mo ba? Kasi minsan, hindi kaya kinukuha. Kaya, naku mga kapatid, pag dumating ang panahon, nakaharap natin si Lord, baka sabihin ni Lord sa akin, anak, nagbigay na ako sa iyo ng lakas. Nagbigay na ako sa iyo ng kagalingan. Anak, nagbigay na ako sa iyo ng pagpapala, pangbayad mo sa tuition pay. Kinuha mo ba? Minsan kasi, alam nyo po, minsan na naginip po ako. Lahat kaya ng panalangin natin nakakarating kay Lord, church, take note, lahat ng atin pong panalangin ay nakarating kay Lord. Ang nakakalungkot kasi marami po na panalangin natin na bumabalik kay Lord. Naku mga kapatid, pakisabi dyan sa katabi mo, hindi na ako papayag na yung tugon ni Lord sa akin ay babalik sa Kanya. Dapat akin yun. Bakit? Kasi yung mga anak ni Lord hindi tumigil ng pag-asa, hindi pa tumigil na umaasa sa Kanya. Mga kapatid, isinilang ka na sa panibagong buhay. Panibagong buhay na yun. Wala ka na sa dating buhay. Kaya nga pinagaganda ka na ni Lord eh. Kaya nga, di ba? Kaya nga, tawag nito, pinapapogi ka ni Lord. Bakit? Kasi isinilang po niya tayo sa panibagong buhay. Alam nyo ba, yung mga Kristiyanong nakalaya, nagpupuri kay Lord. Ang lakas ng pagpupo, ang lakas ng talon, ang lakas ng palakpak, ang lakas ng indak. Eh, paano ka gagaling? Ganito lang yung ano mo po, pagkapalakpak mo. Anay, nako, ewan ko na lang sa'yo. Huwag ka na lang magpuri pagka ganun. Alam niyo po, hindi ka, mga kapatid. Dahil sa panibagong buhay na to, hindi po tayo pwedeng talian ng kaaway. Kaya pakisabi dyan sa katabi mo, palayasin mo na yung sakit. Palayasin mo na yung problema. Palayasin mo na yung problema, mga kapatid. Palayasin mo na yung kahirapan. Alam nyo po, itong panibagong buhay na to, napakalaki po ng yaman nito, mga kapatid. Bakit? Kasi ito po'y patungo sa walang doon sa kayamanang nakalaan para sa atin. Wow. Gusto mo ba? Nais mo ba? Ano yung pangalawa natin? Ito maganda. Ito matindi. At ito lahat meron. Pangalawa, buhay na sinusubok sa maikling panahon. Wow. Verse 6. Papayag ba kayo na buhay na sinusubok sa maikling panahon? Tinga? San? Saan yung buhay natin na sinusubok sa maikling panahon? Eh, pastora, ang tagal ko na nga dito sa problemang to. Bakit sinabi kong maikling panahon? Sabi dito,
Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Wow! Sabi ng Bible, sa loob ng maikling panahon. At sabi, ito'y dapat nating ikagalak. Bakit dapat nating ikagalak, mga kapatid? Kasi, pakisabi dyan sa katabi mo, dadaan lang yan. Diba, kailan lang dumaan yung Pasko? Dumaan yung bagong taon? May na kaya? Nanatili ba tayo doon? Hindi. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit po itong buhay na sinusubok sa maikling panahon, dadaan lang yan. Eh, pastora, hindi nga nawawala eh. Opo, hindi nawawala. Pero hinding-hindi nawawala kailanman ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo ba kung gaano niya tayo kamahal? Ang sabi po ng awit 103, yung agwat ng langit at lupa sukatin may hindi kaya. Sabi, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngayon pagmahal mo si Lord, kaya natin yung pagsubok. Ngayon, pagmahal natin si Lord, maglilingkod tayo kay Lord. Ngayon, pagmahal natin si Lord, mga kapatid, matatanggap natin yung mga pagsubok na ating pagdadaanan. Matatanggap po natin. Bakit po? Kasi yun pong gasolina natin, pag-ibig ni Lord sa atin. Pag-ibig po ni Lord. Kaya ang sabi po ng Santiago chapter 1, verse 2 and 3, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Sabi po dito, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Yan. Yun pong ating pananampalataya ay nagbubunga po ng pananatili kay Lord. Bakit po? Kasi po, dapat yung mga pagsubok po atin pong bilangin po natin yun na pagpapala sa atin, bilangin po natin ng kagalakan sa atin yung mga pagsubok. Bakit? Kasi buhay pa tayo sa mundong ito, malalagpasan din natin yun. Malalagpasan din po natin yun, mga kapatid. Alam nyo po, marami po sa panahon ngayon, ang dami po talaga na may pinagdadaanan. Sabi ko nga eh, may mga pastor din po na na-COVID, mga kapatid. Hindi na nila sinabi yung mga, hindi na nila sinabi idinitali yung mga namatay, mga kapatid. Para po, protektuhan na rin yung kanilang pangalan. Pero marami din po, mga kapatid. Bakit? Kasi iba't iba pong pagsubok ang pagdadaanan ng tao sa mundong ito. Iba't iba po, mga kapatid. Pero ang sabi po, ang kagandahan ng sinabi po ng Bible, sinabi ni Pedro na ito'y sinusubok tayo sa maikling panahon lang. Eh, pastora, maikli pa ba? Eh, yung COVID nga, 2 taon na. Ang kagandahan noon, may COVID nga, pero hindi ka pinababayaan ni Lord. Hindi tayo pinababayaan ni Lord. Dami kayang tao ngayon, takot. Lagi na lang naka-alcohol, wash hands, naliligo nga daw kahit pagod. Alam nyo po, mga kapatid, isa lang sikreto doon eh. Si Lord ang sanitizer natin. Ano yun? Yung blood of Jesus ang sanitizer natin. Pag lumabas ka ng bahay, pag umuwi ka ng bahay, wag na wag kang makalimot na magpa-cover ng blood of Jesus. At ito pa, Pagka tayo po ay dumating sa pagsubok o dumating sa maikling panahon na tayo po ay nasusubok, Lord, yung breath of life mo, breath of life, yung buhay, yung hininga ng buhay ni Lord para sa atin. Bakit? Kasi nais, yun po yung nais ni Lord para sa atin, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit nabuhay si Adan at si Eva o si Adan? Hiningahan po siya ni Lord. Church, anong pinagdadaanan mo? Breath of life ni Lord ang magsusustain sa atin.
Araw-araw, Lord, yung breath of life mo sa akin. Kaya nga sabi, count it all joy. Isipin natin, bilangin natin, ibilang natin na ito'y kagalakan para sa atin pag tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok. At sabi ng Bible, ito po ay sa maikling panahon lang. Maikling panahon nga ba? Hanggang kailan? Alam niyo po ba na ang buhay ng tao, ang hiwaga ng buhay ng tao ay hindi talaga nauunawaan? Bakit hindi nauunawaan? Kasi po, punong-puno ng testing. Nakita niyo po yung gulong? Anong sinabi ng mga awit sa mundo pagdating sa gulong? Gulong ng palad! Gulong ng palad! Tapos minsan na sa ibaba, minsan na sa taas. Kaya butas yung gulong. Bakit may butas yung gulong? Kasi po, ang butas niyan, si Lord ang magpupuno. Ang buhay natin magiging maganda at maayos, makakatagpo sa lahat ng mga pagsubok kung ang gulong ng ating mga buhay hawak ni Lord. Hawak ni Lord dapat. Dapat hindi mo hawak. Ang dami pong Kristiyano dyan, hinahawakan yung buhay nila. Wala na akong pag-asa. Nako, mga kapatid, mag-ingat po kayo doon sa mga salitang negative. Wag na wag po ninyong babanggitin yung mga salitang negative. Pag meron kang negative na, meron kang nakakasama na negative ang sinasabi, nako, iwan mo yan. Wag kang sumama dyan, pagka-reklamador yan. Wag kang sumama dyan kasi mahahawa ka dyan. O Mari, kumusta ka na? Ito, tapos ang dami na niyang sinabing negative. Ay, iwan mo yan. Doon ka sumama, doon sa may salita ng pag-asa. Oo, may problema, pero salamat kay Lord. Na-rescued niya kami. Alam niyo ba, araw-araw, tagumpay. Huwag mong sabihin ha, wala nang magsabi. Ay, nakakaraos din. No! Hindi ka nakakaraos. Salita ng mundo yan. Tagumpay ang mga anak ni Lord. Bakit? He has the breath of life. Hinihingahan tayo ni Lord para mabuhay. Hinihingahan tayo ni Lord para isustain yung ating mga pangangailangan. Hinihingahan ka ni Lord para malagpasan mo yung sakit at karamdaman na yan. Kaya pakisabi dyan. Pakisabi dyan sa sarili mo. Lumayas ka na sakit. Mag-impake ka na in Jesus' name. Dapat ganun. Kasi bakit po mga kapatid, talalahanin po natin sa maikling pagsubok, sa maikling panahon ng pagsubok. Hindi lang po isa. Ang sa maikling panahon ng pagsubok, alalahanin natin ang nasusubok dyan, yung ating pananalapi. Yung ating katawan, yung ating kalusugan, yung ating relasyon kay Lord, yung ating mga pamilya. Naku, mga kapatid. Kaya pagka meron kang nararamdaman ngayon, pakisabi na, sabihin mo na. Lumayas ka na, mag-impake ka na sa pangalan ni Jesus. Templo kaya ng Diyos yung ating buhay, yung ating pangangatawan. Alam nyo ba, ano sinabi po ng 2 Corinthians 3.17? Kung nasaan ang Panginoon, nandoon ang kalayaan. Si Lord ang kalayaan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Si Lord ang Panginoon, mga kapatid. Si Lord ang kalayaan, si Lord ang kagalingan, si Lord ang kalakasan. Pakisabi dyan sa katabi mo, breath of life ni Lord araw-araw. Alam nyo po, ang sarap mabuhay sa mundong ito. Eh, Pastora, sinabi mo lang yan. Hindi. Masarap talagang mabuhay sa mundong ito. Kasama natin ang Diyos. Diba sabi? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Church, doon pa lang sa awit na yun eh. Dinideklara mo na kasama mo si Lord. Pinag-pray po namin, Sir Angie, nung mga time na yun. Alam nyo po, unti-unti, mga kapatid, nawala yung maga ng kanyang binti. Nawala po yung pagputok ng kanya pong balat. Alam nyo po, mga kapatid, ngayon, kumanda na po yung balat niya. Bakit? There is power in the blood.